sa ating kapaligiran na hindi mo akalain at aksidenteng madidiskobre mo. Magugulat at namamangha ka na lang sa iyong malalaman. Minsan, kahit lang sa pamamasyal o paglalakad mo lang sa mga lugar. Kagaya ng ating kwento ngayon sa isang binatilyo na nagpunta sa gubat nang makadiskobre siya ng kakaiba na ngayon lang niya naranasan sa buong buhay niya. Ano kaya ang nadiskobre niyang iyon? Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Mula pa noong bata si Jonathan, ay may malaking pangako na siya sa kagubatan at kalikasan. Lumaki siya sa isang maliit na nayon na napapaligiran ng isa sa pinakamatandang kagubatan sa buong mundo. Ito ay isang magandang kapaligiran para sa mga bata. Araw-araw, pumupunta si Jonathan sa kakahuyan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga binatilyo ay nagtayo ng mga kubo, umakyat sila sa mga puno, at umuwi na dala ang mga kakaibang insekto. Kaya hindi nakakagulat na gustong-gusto ni Jonathan na maging isang tanod gubat. Kung tutusin, alam niya ang kakahuyan at kagubatan. Isang araw, habang naglalakad si Jonathan sa kagubatan upang gawin ang kanyang mga pang-araw-araw na pag-ikot, nagpasya siyang lumihis ng landas. Medyo malayo-layo na rin ang nilakad niya sa masukal na kagubatan na iyon, hanggang sa makarating siya sa isang lugar at nakita niya sa gitna ang napakalaking puno. Namangha at napaisip si Jonathan habang pinagmamasdan ang napakalaking sukat ng punong kahoy. At mabilis siyang umakyat sa puno para suriing mabuti ito. Naramdaman niya ang balat ng puno at tumingin siya sa mga sanga. Ngunit pagkatapos noon ay natuklasan niya ang isang kakaibang bagay. Ang hula ni Jonathan sa puno ay libong-libong taong gulang na habang dinadangkal niya ang tuod. Dahan-dahan siyang naglakad sa paligid ng puno, sinisiyasat ang balat. At pagkatapos noon ay biglang nakakita siya ng isang bagay na nakakabaliw. Sa ilalim kasi ng puno ay may isang maluwang na guwang. Lumuhod si Jonathan sa guwang at isiniksik ang ulo sa loob. Napakadilim ang loob ng puno. Sa sobrang dilim ay hindi na niya makita ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. Kaya nagtataka siya kung gaano kalayo ang guwang ng puno dahil hindi niya ito maabot. Pero nang biglang dumampi ang kanyang kamay sa isang malambot at mamasa-masa na piraso ng kahoy, ay biglang nakaramdam si Jonathan ng kabog sa kanyang puso. Hindi niya sana ito gustong hanapin, pero pagkatapos ng lahat, ang malambot, mamasa-masa na kahoy ay parang may isang bagay na may ibig sabihin. Ang puno ay may sakit, at kapag ang isang puno ay nahawaan ng sakit na ito, kailangan itong putulin. Kung hindi, ito ay kakalat sa iba pang mga puno sa kagubatan. Hindi naging madali ito para kay Jonathan. Ang puno ay masyadong napakalaki at napakatanda na nito, kaya nararapat lamang na igalang. Pero sa kasamaang palad, kailangan niya itong gawin, ang putulin ang puno. Nag-aatubili man, ay ipinatong ni Jonathan ang chainsaw sa puno. Sa isang malakas na paghila, pinandar niya ang lagari at inilagay sa tuod ng puno. Ang puno ay nag-uumpisa pa lamang mahawaan, kaya ang karamihan sa parte ng punong kahoy ay matibay pa rin. Ang mga tipak ng kahoy ay tumalsik at lumipad sa paligid ng mga tainga ni Jonathan habang patuloy na nilalagari ang punong kahoy. At pagkatapos niyang gawin ang pagputol na iyon, ay isang nakakabinging lagatok ang kanyang narinig at gumuho ang higanting punong kahoy ng kagubatan. Gayunpaman, hindi pa tapos si Jonathan sa puno. Patuloy itong naiintriga sa malaking guwang ng puno at kailangan niya itong alamin. Maingat at kinuha ang kanyang flashlight na nakahanda. Gumapang ng kaunti si Jonathan. Binuksan niya ang flashlight at inilawan ang puno pataas. Ngunit ang kanyang nakita doon ay hindi niya inaasahan, kaya napasigaw siya sa sobrang takot. Natatamaan kasi ng kanyang flashlight ang mata ng isang mabangis na hayop at tila umaapoy itong nakatingin sa kanya. Nanginginig sa takot si Jonathan at pakiramdam niya
ay susunggaban siya ng nanglilisig na mga mata ng mabangis na hayop. Pero ilang sandali, pinakiramdaman niya ito. Napansin niyang hindi gumagalaw ang hayop na ito. Kaya gumapang pa ng kaunti si Jonathan papasok sa puno para imbestigahan at pag-aralan pa ang hayop. At doon niya nalaman ang malungkot na katotohanan. Doon pala nakatago sa guwang ng puno ang isang asong mummified. Malamang na hinahabol at sinusundan niya ang isang bibiktimahing hayop hanggang sa pumasok sa butas at patuloy na itong sinusundan hanggang sa maipit na ito at hindi na siya makaalis sa loob ng puno. Hanggang sa ito ay mawala ng hangin at tuluyan na itong na-stuck at namatay. Ito ay isang malungkot na pangyayari. Ang kawawang aso ay hindi nagawang mailigtas ang sarili at ginugol ang kanyang mga huling oras sa loob ng puno. Gayunpaman, dahil sa mga espesyal na katangian ng puno, ang kanyang katawan ay ganap na preserve na para bang maaari siyang umakyat sa puno anumang oras. Upang malaman ng karamihan, nag-post si Jonathan sa social media ng larawan ng kanyang kakaibang natuklasan. Nanawagan siya sa mga tao na i-share ang kanyang post upang sa wakas ay matagpuan ang may-ari ng kawawang asong ito. Ngunit lumipas ang mga linggo kung saan nakatanggap siya ng maraming mensahe mula sa mga admirer o mga taong may mga katanungan tungkol sa puno, ngunit hindi natupad ang pahiwatig na hinahanap ni Jonathan. Hanggang isang araw, may lumabas na private message sa mailbox niya. Nagtatakang binuksan ni Jonathan ang message. Habang binabasa niya ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Kasama kasi sa mensahe, ang kwento ng isang matandang babae na nawala ng aso 40 taon na ang nakalilipas sa isang kakahuyan. Nang makita niya ang larawan sa social media, ay nakilala niya ito kaagad. Mahal na mahal ng matandang babae ang kanyang aso at ilang taon itong nag-iisip kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit ngayon sa wakas ay nagkaroon na ito ng kalinawan. Labis na nagpasalamat ang matandang babae kay Jonathan. At sa wakas, pagkatapos ng 40 taon, ang pobreng matandang babae ay makakapagpaalam na sa kanyang tapat na kaibigan, ang kanyang aso. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating video.